Magandang araw mga ka-channel. Ang content natin ngayon ay kung paano kumuha ng marriage certificate o yung tinatawag na marriage contract. Yun ang tutorial ko ngayon mga ka-channel. Kukuha kasi ako kasi kailangan namin ng asawa ko. So yun yung tutorial ko ngayon mga ka-channel. Ituturo ko na din siya anong mali natin makatulong sa iba. So bago ko simulan yung ating tutorial mga ka-channel, kung napadpad ka lang sa channel ko, paklik naman ako ng like dyan sa baba, paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is mga bagay na pagka nanood ka ay may matutunan ka kahit konti. So yun lang mga ka-channel, simulan na natin yung ating tutorial. So ayan mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa website ng pshelpline.ph. Ito po yung website na kung saan tayo kukuha ng ating marriage certificate. Ito mga ka-channel kung saan kumukuha ng PSA birth certificate, dun din po yung website na to. Actually mga ka-channel, may dalawang website na ginagamit sa pagkuha ng marriage certificate o di kaya ng PSA birth certificate. Pero ako po, ito po yung ginagamit ko. Yung link po na ito, ilalagay ko po dyan sa description para kung sakasakaling manonood kayo ng video na to is ikaklik nyo na lang yung link, masusundan nyo ako. So, pwede nyo rin gawin sa cellphone to mga ka-channel. Pagka ginawa nyo sa cellphone, sa Google kayo dumaan. Tapos, i-desktop set nyo lang yung cellphone nyo para magmukha siyang ganito yung itsura. Tapos ito mga ka-channel, pagka nandito na tayo, na-click nyo na yung link dyan sa baba, ganito po yung makikita nyo. So, pagka nandito tayo mga ka-channel, actually mga ka-channel, itong ituturo ko online to, ipapadeliver ko na din siya para hindi na ako magiging hassle pumunta pa sa kung saan-saan. Tapos ito mga ka-channel, kung PSA birth certificate yung o-orderin mo, pwede mong i-click tong birth certificate. Yung sa akin kasi marriage contract. Kung napanood yung video ko paano kumuha ng PSA birth certificate, halos pareho lang din naman sila. Same website po at saka same lang din po yung gagawin natin. Mag-call lang tayo, mag-fill up lang tayo, and then ipapadeliver natin. So dito na tayo sa marriage certificate and then click ko lang tong order now. And then, pagka nandito tayo, ang i-click natin, marriage, then i-check natin itong I accept the terms and condition, and then continue. And then, pagka nandito tayo, halimbawa mga ka-channel, kung hindi sa'yo yung marriage contract, pwede ka rin naman, pwede ka rin naman mag-request. Yun nga lang, kailangan ng ID mo, at saka kailangan, alam ko, kailangan ng authorization nung kukuhaan mo ng marriage contract. So, click ko lang tong my own certificate and then continue. And then ito po yung makikita natin. So request your own marriage certificate. To get a copy of your own marriage certificate, we will need the following information. So para makakuha ng birth certificate, kailangan nila yung pangalan natin, birth certificate at saka valid government ID. Tapos the husband name of the certificate, wife name of the certificate, date when you got married, date kung kailan kinasal, and then yan po yung mga kailangan nilang makuhang information para makakuha tayo ng ating marriage contract o yung tinatawag na marriage certificate. And then click ko lang tong continue, and then nandito na tayo sa step 1. So pila pa lang natin mga ka-channel, mail, and then pangalan, first name, pilapan ko lang ito mga ka-channel ha. And then 1990, and then drive. Ito po yung mga ID na pwede pong ipakita pagka sa pagkuha ng marriage contract. So yung sa akin, driver license, and then continue, and then pangalan, please check if your name is how it appears on your marriage certificate. So, pakicheck na lang po yung pangalan nyo kasi ito po yung mag-a-appear sa inyong marriage certificate. So, continue. And then, pangalan ng iyong asawa. So, your wife name, first name, Annabel. And then, yan po yung pangalan ng asawa ko. And then, continue. And then, date of birth.
06-24-1999 and then continue, and then nandito na po tayo sa stage number 5. So click lang natin tong province, sa province, so Cavite, and then General Trias, and then continue, and then late registration. So ito mga ka-channel, kung late kayo nagpa-register o kung hindi late, so ika-click ko lang, no, it was registered on time, and then ito na po the purpose of your request. So ang purpose ng aking request ay dahil sa marriage contract, and then continue, and then if there was any legal proceedings, so wala po, continue, and then ito po your delivery address. So ito na po, ilalagay na po natin yung address natin kung saan natin ipapa-deliver yung ating marriage contract. So lagyan ko lang Metro Manila, and then Cavite, wala dito siya sa Cavite, and then Municipality General Trias, and then Barangay San Francisco, and then zip code. Yung delivery zip code mga ka-channel, meron yan. Kung hindi niyo alam yung zip code sa lugar niyo, ay search niyo lang po sa Google. Actually madali lang naman. So cellphone number 09, and then email address. Then continue. Ayun, may mali sa address natin. So house number in street, subdivision, and then continue. And then ito na po yung marriage certificate natin. Ito na po yung itsura. So kung makikita niyo mga ka-channel, ito po yung mag-a-appear sa ating marriage certificate. So tingnan niyo mga ka-channel. So bago niyo bayaran mga ka-channel, bago niyo tong i-click tong confirm, siguraduhin niyo na tama lahat, kasi mahirap na magbago diyan mga ka-channel. Tapos dito sa baba mga ka-channel, kung ilang kopya yung ipapa-deliver niyo. So siyempre kung dalawang kopya, tataas din yung presyo kung ilang kopya yung kailangan nyo. So ako mga ka-channel, isa lang kasi pwede ko namang ipaserox yan. So pagka ayan mga ka-channel, halimbawa ganyan, na-check nyo na lahat, i-click na natin confirm, and then continue. Ito mga ka-channel, dito tayo magbabayad. So yung sa akin kasi mga ka-channel, sa 7-11 ako magbabayad, kasi mas madali kasi mga ka-channel. So pwede rin magbayad sa GCash to. So pwede rin magbayad dito sa GCash. Yung akin kasi walang laman yung GCash ko, kaya magbabayad ako sa 7-11. So click ko lang tong 7-11, and then ito na po yung payment option. So parang tinuturo niya ni 7-11 sa inyo kung paano magbabayad sa 7-11. So pagka nagbayad po sa 7-11, ito po yung reference number na itatype natin dun sa machine sa 7-11. Tapos ito po yung babayaran nating amount. Di ko alam kung may charge sa 7-11 to mga ka-channel. And then ito po mga ka-channel, ito po yung kailangan i-print nyo po ito kung sasakali, para po pinaka-proof na rin. Tapos pay using 7-11. Tapos ito po mga ka-channel, tapos ito po yung ipapakita natin pagka dineliver yung ating marriage certificate. So ganun lang po kadali ko muna ng marriage certificate mga ka-channel. So hanggang dito na lang yung video ko ngayon. Sana po may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo ka-channel, huwag nyo naman po kalimutan i-click yung like dyan sa baba. Huwag nyo na rin pong kalimutan i-click yung subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is tulad yung sinabi ko dun sa unang parte ng video natin. Ang mga video ko dito is yung mga bagay na pagka nanood ka ay may matutunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.